What up guys, Chart from Just Eye TV, back another episode of Reaction Time. So yun nga po guys, no, medyo may pagka weirdo itong ating tatalakayin o ire-react na mga videos, dahil meron tayong nabasa ngayon patungkol sa isang vlogger sa TikTok. Ang title nito is Male Vlogger Earns Criticism for Kissing Younger Sister on Lips in TikTok Videos. So doon pala sa title, no, medyo weird na, no, dahil sino ba ang humahalik sa lips sa kapatid nila, o kuya or ate? For me, it's just super weird. Di ko naman sinasabing masama, di ko naman sinasabing mabuti, pero super weird para sa akin, no? Ang nakalagay sa article dito is, a male blogger, Jay Raymond, earned criticisms online for kissing his younger sister on the lips in his TikTok videos. At tingnan natin ang kanyang TikTok profile. Ayan, this one. Na may 2 million followers at merong 40.5 million likes lang naman. At ang content niya is patungkol nga dun sa kapatid niya na hinahalikan niya sa kanyang bibig o sa kanyang lips. Which is for now ay wala na at dinilit niya na. So I think wala na dito, nabura na yata. So yan, nakita natin, burado na, no, sa kanyang TikTok. So pakita ko sa inyo guys yung ano, medyo disturbing na clip, pero i-blur na lang natin yung mukha nung kid, yung syempre yung kanyang kapatid na nakabatang kapatid na babae, para na rin sa kanyang protection. Pero kayong humusga, tingnan nyo muna kung anong masasabi nyo sa video na to. Let's watch. Grabe Fies 2 e a bunda dela bate. Grabe Fies 2. Then meron ding follow up. So kung doon eh di kayo medyo na-weirdohan, baka mas mawi-weirdohan kayo sa susunod na clip na ito. Eh, okay lang ba sa parents nyo na ganyan kayo? Oo naman. Oh guys, ayan yung mama at papa. Oh guys, kista. Oh ano? Ingit na naman kayo! Oh, okay. So, again, no, very weird. Di natin hinahatulan na masama o mabuti. Nasa boundary kasi sila ng weird na ng mabuti at masama. Tinatawagan din natin ng pansin, Attorney Libayan. Baka naman meron tayong legal ano diyan input. So ilalagay natin sa comments natin or sa description below, itag natin si Attorney Libayan ng Batas Natin Channel upang malay mo mapansin niya tong content na to at maipaliwanag, baka meron naman pala sa batas na mali dito. Pero as far as I'm concerned, sa US meron talagang mga pamilya na ganito ang style ng kanilang affection. Pero alam mo yun, nasa ano sila, nasa kategorya sila ng weirdo eh, or freaks sa US, no? At nakita rin ito ng isa sa mga content creators sa Facebook and YouTube and TikTok na rin, si ako, si Chairman. So pakinggan natin ang kanyang komento patungkol dito sa sibling kiss na to. Let's watch. Ang bata ng GF mo? Be, GF daw kita. Bebe, ano mo ako? Di ko naman po siya GF. Kapatid niya po ako, pero sweet lang po sa akin si Kuya Jay. Oh, narinig niyo yon? Doon nakaraan, nagagalit kayo sa akin dahil sinisita ko yung mga ganito, di ba? Nagagalit kayo dahil tinawag kong bobo yung mga gantong klase ng content creator. Eh, anong gusto niyong itawag ko sa mga gantong klase ng content creator? Amazing? Fabulous? Ganon? Tapos sabi nyo pa, hayaan mo na lang sila, Chairman, kasi buhay nila yan. Inggit ka lang. So, ganyan. Hayaan na lang natin yung mga mali sa paligid natin. Huwag na lang nating sitahin. Eh, kung ganon, huwag kayong magtataka kung isang araw gayahin to ng anak nyo. Dahil oh, akala so nila, weird. Ito yung tama. Huwag kayong magalit sa akin. Concern lang ako. Love you, guys. Puso ko sa'yo talaga, kaya humawak sa aking kamay. Handa ibigay lahat ng naisip mo para... Hop! Copyrighted na yung kanta. Baka di tayo magkaroon ng ad sa YouTube, no? But anyway, ayun nga, no, para sa akin, no, okay naman yung sa cheek, sa noo, pero sa nose, yung nose to nose, patawarin ko pa yun. Lalo na kung, alam mo, nag-aharuta na magkapatid sa kanyang, lalo na yung mga, ano, yung mga ate, yan, ma-affectionate yung mga ate sa kanilang mga bunso, eh, no? So, usually, ganun, eh. Pero yung lips to lips, talagang nawi-weirdoan ako. At nagugulat din ako na meron din palang
ano, may mga iilang nagko-comment din pala kay Chairman na parang wala, bawal pakialaman or what. Eh, tama naman sinabi ni Chairman eh, na parang di naman, di ko masabi na masamang-masama silang tao, no? Pero di ko masabing magandang-magandang content, no? Ang talagang pumapasok na salita sa bibig ko, weirdo eh. Napaka-weird. Ayun nga, no? And, tingnan din natin, no? Actually, abang nilabas ni, ako rin si Chairman ang kanyang reaction video patungkol dito, nag-comment naman itong si Guy, si Kuya, no? At basahin natin ang kanyang komento. Pati na rin ang kanyang komento patungkol na rin sa lumabas nga na na-bash siya. At kung di rin ako nagkakamali, based sa mga comment section, na soft ban yata siya sa TikTok, pero as nakita nga natin kanina, nandun pa rin naman ang kanyang account. At baka nga soft ban lang ang nangyari sa kanya. So let's read. Ang daming taong mapanghusga, nag-kiss lang kami ng kapatid ko, hinusgahan niyo ako. Wala akong intention sa kapatid ko, madami akong litrato na sweet kami, pero nahusgahan niyo pa rin kami. Ang comment natin dito, ang simpleng komento lang natin dito, basta pag nag-post ka sa social media, asahan mo nang mahuhusgahan ka. So hindi na bago 'yon at hindi nakapagtaka. So kung may dislike or may like, parang wag ka na dapat sigurong ano. Alam mo 'yon, mapiko. Ano na 'yan? Nilabas mo 'yan eh. So ano i-expect mo? Lahat mabuti sasabihin. Siyempre hindi lahat mabuti sasabihin, no? Let's read another one. Yung sweetness natin noong bawal na ngayon. Ayan, oh, yung mga ganitong picture, okay pa 'yan. To be fair sa kanya. Yung mga ganyan, okay 'yan. Mga simpleng halik sa cheek, yung hayakap, mga, alam mo yon, this is ito, ato, family friendly, ika nga nila, at hindi rin siya bastos, hindi rin siya weird. So to, ayan, okay yung mga ganyang sibling rivalry para pumatok kayo sa TikTok, pero yung magkikiss kayo sa TikTok, eh talagang, nakapangilabot, no? Another one is, alam ko sa sarili ko na mahal kita at wala akong intention na kung ano ang inisip nila. Bata ka pa lang, suportado na ako sa'yo. Binibili ko ang mga kahilingan na gusto mo. Pero bakit parang nagkamali ako sa nangyari? Nagsaya lang ako sa ginawa natin, pero bakit parang mahusgahan ako? Mahal na mahal ko yung kapatid ko, pero bakit hinusgahan niyo ako? Bakit pati pamilya ko nadamay dito? Bakit yung mga kaibigan ko na laging nasa tabi ko noon, binabash na ako? Malamang kasi hindi pa nila alam na mga kaibigan mo na ganyan ang ginagawa niyong style ng affection. Tapos meron kasi sinabi na pati pamilya niya ay nadadamay. Eh di ba napanood natin sa TikTok na pinakita niya yung parents daw niya di umano na okay lang sa kanila yung ganon. So, maaano mo ba? Masisisi mo ba ang mga netizens kung pati ang magulang mo ay ma-judge? Very weird lang talaga to, no? Siguro wala pa siya sa realidad or sa mga ano, yung consequences ng kanyang action. So ngayon lang niya nararamdaman dahil puro bash ang inabot niya at pati comment section niya ay binura niya or dinisable na rin niya sa kanyang mga ano, no? Sa ilan sa kanyang mga posts. At puntahan natin ang kanyang response kay Chairman. Para manahimik ka, pa-physical test mo kapatid ko at pa-psychiatrist mo ako at magulang ko. Hindi nga kita pinakialaman sa buhay mo ngayon. Papakialaman mo ako? Ganong kami magmahalan eh. Ang galing-galing yung manghusga pero sarili nyo hindi nyo mapuna-puna. Okay, so anong comment natin dito, no? Magpa-physical test. Hindi naman siguro kailangan ng physical test, no? Psychiatrist or therapist, I don't know. Hindi ako sigurado rin kung kailangan ng ganun. Kasi, alam mo yon, meron lang sigurong pamilya na tinatawag nating weirdo. As long as walang, as far as I'm concerned, no? At sa pagkakaalam ko sa batas, parang wala akong alam na batas na nagbabawal pumalik sa kapwa niya kapatid. So, di natin alam kung may kaso ba yan or what, child abuse ba yan. Siguro, makakasagot dyan again si Attorney Libayan or kung may mga social workers sa DSWD, for sure, baka may idea kayo. Kasi, hindi ko masisi yung ano eh, si kapatid eh. Si ano, si little girl. Kasi, sa para sa kanya, parang okay lang yon, sweet-sweet lang yon. Pero sigurado pagdating sa kanyang pagtanda or baka nga sa high school nga o grade 6, pag nakita na yun ang mga classmates niya, baka matukso na yan at baka mabully pa. So yun yung nakakatakot doon, no? At I think hindi naisip ng kanyang kuya. Ang isa rin talagang may diferensya rin dito, hindi ko rin masisi, no? Yung magulang. Kasi para sa kanila,
normal lang yung ginagawa nilang ganun. Di ko ba alam kung wala ba silang malapit na kamag-anak na para pagsabihan sila na parang hindi po tama yan. So, ayan, nabash tuloy sila ngayon ng social media. And again guys, no, comment down below kung anong masasabi nyo dito at weirdo ba to? Pedophile ba to? Nasa inyo na yan. Basta ako, sinasabi ko lang dyan, ang hatol ko sa kanila, nasa borderline sila ng masama, mabuti, nasa weirdo silang part ng society. So that's it for episode guys. Ingatan daw kayo ng Diyos sa inyong mapagawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey, do. Bye-bye.